Me, Senator Imee, floor is open for queries. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for your patience and forbearance, which is clearly greater than mine. Let me simply say that we need to cut to the chase and determine the first most obvious question. At yun ang great ng opening of the question. Ang sinasabi nila, yung RA 7977 compels them to open for X number of days and for a minimum number of hours. Ano talaga ang recommendation ng DepEd? Kasi handa naman ang Senado at ang Kongreso na baguhin ang batas na yan kung ano yung gusto ninyo. What is your actual preferred date? Ano talaga yung gusto ninyo? Kasi sinasabi ninyo na obligado kayong magbukas by the end of August dahil sa batas na RA 7977. Andito po kami lahat, handa na baguhin yan para maging ayon sa inyong kagustuhan. Angkop sa bagong new normal na. Sa amin po, ano yung date na talagang gusto ninyo? Actually, yung date po talaga ang gusto namin. Nagkataon lang na yung gusto namin ay within the period allowed by law. Kasi, yun nga po, nagtanong-tanong kami sa, with among ourselves, it was really the... Sigurado kayo, kasagsagan ito ng rainy season, at marami sa ating kababayan ay mahihirapan magsipuntahan. Yung ating ibang doktor nagsasabi na baka mahirapan magkumpul-kumpul sa mga classroom, samantalang ang ating digital, online, distance learning ay talagang kaduda-duda pa ang ating kapasidad. Sigurado ba kayo na nasa August tayo? Ito na ang pinakamagandang date? So tingin ko po, opo, we are preparing the learning resources so that by August 24, we can start with formal lessons even on distance mode if the place is not allowed to have in people. In which case, USEC, you have no need for any amendment at all in the law. Is that correct? Well, ano naman po, yung idea of giving the secretary more flexibility would really make it easier for DepEd to make adjustments later. Oh, sige po. Mr. Chair, perhaps there are other opinions from COCOPEA regarding the date of opening. Pakinggan na lang po natin. Thank you po. Yes, thank you very much, yes, sir. Tony. At tama po yun, handang-handa si Senator Tol, pati si SP, pati si Joel, na palitan natin yung batas to shorten. Or perhaps, as you suggested, sang-ayon rin ako, nabigyan natin ang Secretary ng flexibility na hindi lang ilengthen yung period, kundi bigyan siya ng kapangyarihan na desisyonan. Ikalawa, gusto ko lang sabihin, baka naman, no, kasi binanggit na ni USEC Tony yung kaibahan ng mga lugar sa Pilipinas. Ibig ko sabihin, this is a huge problem and there won't be any one-size-fits-all silver bullet solution. Ano kaya kung iba-iba ang opening depende sa lugar? Pwede ba yun or sobrang inconvenient? Pag-aralan po lang natin at paglaruan. Meron tayong mga school board. Andyan lahat ng pamilya, kasama dyan yung mga private and public school representatives, kasama rin yung mga LGU na binanggit ninyo. Kada provincial board, kada city council, may isang nakaata sa education. Baka pwede nilang desisyonan kung okay naman yung lugar at COVID-free. Ano ba naman mag-umpisa kahit ilang estudyante lamang? At talagang hirap na hirap po kami sa online learning. Talagang halos imposible mangyari. Baka naman po pwede sa ibang lugar magsibukas na yun. Iba naman hindi. At diskusyonin yun ng school board at ng mga city council. Lahat naman yan nandyan. At tulong-tulong na lang tayo dyan para makapag-start up yung mga eskwela. Yun lang. Thank you very much, but I'm in great favor, Tony Francis and the chair. Thank you. Ayan at kay Professor Buendiahe at yung mga nagsalita galing. Lang, gusto ko lang isa.
with all due respect to all the peers to me, talking about platforms, the lack of Wi-Fi, and so on. I just wanted to reiterate an insight that we had a few weeks ago in consultation with some teachers here in Ilocos Norte, that perhaps it's also important at this point to assess content. What is really important that we teach the children in the primary grades? Lalong-lalo na, pati high school. Alin ba talaga mahalaga sa napakarami nating curriculum, sa napakahaba at masalimuot na mga pinag-uusapan from engineering, our fascination with technology, need to look up history and civics. Hindi po ba with this pandemic, suddenly everything is focused to what is most urgent, una, health. Suddenly, that's the most important thing. I am fascinated also with the notion of new knowledge. Biglang food supply, how to feed our families become so important and that we fail to give our farmers. Parang nababago. Hindi lamang yung delivery, yung platform, yung ating Wi-Fi, kundi ano ba talaga ang content na kinakailangan ituro natin sa mga kabataan? Ikalawa, siguro, dahil eto nga, no, reactive tayo dahil lahat tayo hirap, ano, urgent lahat, not responsive lahat. Pero wag naman quick fix lang, kundi una, i-assess natin yung educational content. Ikalawa, siguro i-assess rin natin i-organize, hindi lang yung Department of Education, kundi siguro i-reorganize rin natin yung educational system for the longer haul. Kasi palagay ko, hindi na talaga tayo babalik sa dati. Parang nasa assumption fear pa rin natin na pansamantala pa lang ito at babalik tayo dun sa sistema ng dati. I think we need to really reevaluate also not only the content but the organization of the DepEd and our educational system na talagang online, Wi-Fi, distance learning, else, all of this will become integral, central parts of the system. Hindi namang classroom learning as we remember it. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yun lang po. Ang long term ng konti. I agree. Totally agree. Yan ang new normal. In fact, one of the opportunities that was presented by the virus is a faster transition to the digital age. Even for government, no? Application for government, application for any government requirement, everything should be done online. Hindi ka na pupunta physically sa office. And that should be hastened. Bilisan na dahil nga it's really an opportunity for us to invest in digitization. Tama po, Mr. Chair, yung digital divide has become great and yawning in the period of the pandemic. At ang daming reklamo, lahat ng mga government portals nag-bog down from SSS to GSIS, lahat bagsakan, PhilHealth, talagang wala kang ma-log on. Talagang bagsakan, hindi kinaya ng sistema. So let's take this, as you say, as an opportunity rather than a complete disaster. Salamat po. Let's take this also as opportunity kung sana, Mr. Chair, hingin na natin sa DepEd at sa iba pang stakeholders, alin yung mga batas o yung mga required subject na pwede nang ipagkaisa o di kaya tanggalin na altogether o ilagay ng less units and so on. Sana yung mga suggestion ng DepEd, ibigay na rin sa atin para we can act on it because in many cases, they were legislated. Wala, magpapasalamat lang ako sa chairman natin at lahat ng resource persons. Kung anong isasubmit, pakibigay na lang ng kopya at talagang pag-aaralan natin maigi. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator Marcos. Thank you to the other senators. Thank you to the DepEd family.